na ikaw ang nagparehistro ng trademark, pwedeng ipakansela yan kung nagkaroon ng bad faith sa pagpaparehistro o kung ikaw ay fraudulent ang iyong pagkakarehistro. Yung definition ng bad faith, nagparehistro ka ng isang bagay sa iyong pangalan, bagamat alam mo na merong naunang gumamit. Gusto nilang mag-Pinoy henyo, gusto nilang mag all for one, pwede. Eh, sa kanila yun eh, sila lumikha. Host ng Kantang 8 Bulaga, si Vic Soto. Arlat Invento ng salitang 8 Bulaga, si Joey De Leon. Si Vic, nag-compose yung kanta. Ako nakaisip ng 8 Bulaga. Anong ginawa mo? Ako manager. Kumpirmado din na pinakansela na nila ang pagpaparehistro ng magkapatid na sina Bullet at John John Halosjos para sa trademark ng pangalang 8 Bulaga. Dahil ang TVJ daw ang siyang unang gumamit nito, sila ang siyang may karapatan na gamitin at i-air on national television ang nasabing pangalan. Sila din ang siyang creator ng pangalan at theme song ng 8 Bulaga. Maibabalik na nga daw ngayon sa TVJ ang pangalang 8 Bulaga. Ayon pa sa latest interview kay Tito Soto, ay 95% ng mga staff and crew ng dating 8 Bulaga sa GMA7 Network ay sumama na sa kanila. Kaya naman, mas napabilis pa ang production at pagsasaayos ng bago nilang programa sa TV5. Pati ang famous voiceover na nagsasabing 8 Bulaga ay sumama din sa kanila. Ayon pa sa report na aming natanggap sa pagbabalik ng 8 Bulaga sa TV5, ang main event daw nila dito na talaga namang aabangan ng mga tao ay ang 44th anniversary ng 8 Bulaga at ang wedding ni Maine Mendoza at Arjo Ataide. Ayon kina Tito Vic at Joey ay very supportive at excited si Maine Mendoza na i-air ng original 8 Bulaga sa Kapatid Network ang kanyang wedding. Makakatulong din daw ito para matigil na din ang ilang Aldab fans na hindi pa din makamove on kay Alden Richards at Maine Mendoza. Isinapubliko na nga ng dalawa na ang Aldab ay love team lamang at ang relasyon nila ay walang katotohanan. Kaya naman, nakikiusap din si Maine na sana matanggap ng mahal nilang supporters na may kanya-kanyang buhay na ngayon ang Aldab na sila Maine at Alden. Ito pa ang naging mensahe ni Joey De Leon. We will start in a few days. Yes, immediately. Hindi na namin patatagalin kasi hinahanap na rin ng mga katawan namin. Ang maganda nito, we're already airing during our 44th anniversary and the wedding of Maine. So yun yung mga big events na aabangan nyo. Ang Vice President naman ng GMA7 Network na si Attorney Annette Gozan Valdez ay nag-post pa ng selfie nila ni Jose Manalo upang ipakita na maayos ang lahat sa pagitan ng 8 Bulaga Family at GMA7. Ito ay kinuhanan noong magkasama ang dalawa sa studio ng GMA dahil pareho silang judge sa show sa Channel 7 na Battle of the Judges kung saan makakasama din nila si Bea Alonzo at Boy Abunda. Ayon pa sa nasabing Vice President ay totoong wala silang kinakampihan at patas at mataas ang respeto nila kina Tito Vic at Joey. Naiipit lamang daw sila sa dalawang kampo dahil may kontrata sila sa mga halos-hos, kaya hindi din nila ito basta-basta kayang bitawan dahil baka lalong magkagulo ang lahat. There you have it mga ka-showbiz peeps! Anong masasabi nyo sa nalalapit na pagbabalik ng original 8 Bulaga at Dabarcads hosts sa TV? Just comment below. Bye.